Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So nandito tayo ngayon sa Taurus Bike Shop para sa isa na namang unboxing video guys. So hindi muna tayo magbabike check kasi nakakita ako ng mga budget meal na parts dito sa Taurus. So dun sa previous video ko guys, nag-unbox tayo ng isa sa pinakamurang hubs na nakita ko. Yun yung one hub worth 1,500 pesos. So ngayon sa video ito guys, mag-unbox naman tayo ng weapon crankset. Ayan. So guys, nagkakalaga to ng 1,900 pesos lang. Ito nyo naman, 1,900 lang. Meron ka ng 1x na crank arm hollow tech sealed bearing lodi. Diba? And guys, unbox muna natin itong crankset na to. Siyempre, gawa yan ng weapon. Ayan. So dito sa ibabaw, may makikita tayo dyan na siyempre yung picture nung pinaka chainring niya saka yung crank arm, then yung logo ng weapon crankset, choose your weapon. Ayan, sa gilid ito guys yung model. Ang model niya is Storm 200, ang material niya is steel saka T6. So meron ditong bakal at meron ditong aluminum, mamaya sasabihin ko. BCD 104, 34 teeth, 175 mm. Sa likod merong QR code, tapos serial number. Then, model na Crank Storm 234 teeth. Ayan, gawa yan ng, syempre ng weapon. Dito sa kabilang side, wala. Ang ganda ng box niya, guys. Oh. Sa ilalim, ayun. Isang malaking tinidor ni Aquaman yata ito. At syempre, yung name na weapon. Ayan. So, tara, buksan natin. Pagbukas natin, syempre, ang unang makikita dyan, yung mga plastic. Ayan. So, unahin natin to. So ito yung pamihit saka yung lock nung left crank arm yata yun. Ayan. So ito yung pang para may push yung crank arm dun sa pinaka hollow tech, yung pinaka tubo. Ayan, mamaya papakita ko. Ayan, lagay ko muna dito guys. Ayan. So ito ngayon yung right crank arm yata tawag dito, yung right side. Ayan. So syempre hollow tech yan guys. Apat yung bolt niya para sa chainring. Ito yung guys na sinasabi ko sa inyo, bakal itong chainring. Ayan, bakal to, narrow wide, 104 BCD at 34 teeth. Yan, yung T6 na nakita ninyo kanina doon sa box natin, ito yon, aluminum alloy na T6061 T6. Ayan, 175 mm yung haba ng crank arm. May weapon, ganda nito guys. So, weapon Storm 200. So, may black, saka may halong white. Ayan, matte black tayo. Ito guys, dito kasi, ito yung sinasabi ko sa inyo na dito ilalagay ito. Ayan. Ay, mapapakita ko sa inyo mamaya. Kunin natin yung isang crank arm. Pero, bago yon, kailangan makuha muna natin itong bottom bracket. So, ito yung bottom bracket natin. Dalawa lang yung spacer niya guys. Ayan, isa, dalawa. Tapos may nakalagay dyan na weapon at BC 1.37x24T. Ayan. Guys, hindi ko alam kung para saan yan. Paki-comment naman ako guys para madagdagan ang aking kaalaman. Ayan, kung para saan nga ba yan. At seal bearing na tayo guys. O, yan, oh. Seal bearing to, dalawa. Ang sabi sa akin guys, pwede naman palitan yan. Hahanap lang kayo. Etong nakikita nyo na to, plastic lang daw to. So, dust cover to para hindi malalagyan ng buhangin or alikabok yung seal bearing natin. So, wag nyo iwawala yan. Yan. So, kung magpapalit kayo, natatanggal yan. Madali nang tanggalin yan. Yan. Tapos, ito yung isang side ng crank arm. Ayan. Ito ngayon yun. Ayan. Ganun din guys, 175 mm ang haba ng crank arm. Ayan, ganda, may weapon, no? Storm 200. Ayan, 175 pa yun, nakalagay guys, oh. Ganda, oh. So, pakita ko sa inyo. Nagsimula din ako guys, so wala, hindi ko alam paano magbaklas nito. Ayan, so hindi ka malilito dito. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na pang push. Ay, ipupush niya yan para maipit sa ganun. Bukod pa dito. Ayan. So, marami siyang tatlo yung masikip niya para hindi malaglag.
Ayan o, di ba? Oh. So ayan guys, napakita ko na sa inyo yung laman ng kahon. Ayan o, ang laman ng kahon ay pinagpalit sa, ayan, shoutout sa mga naka-abot nung palabas na yon, yung pera o kahon. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, pare-parehas na tayo, alam niyo na yon. Ayan. So guys, ngayon titimbangin natin or papakita ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo yung timbang ng bawat isa dito sa parts ng ating tawag dito, crankset. Ayan, kuha tayong timbangan. So ito yung timbangan na gamit ko guys sa archery ko. So, may mga tinitimbang kasi kung mga parts doon. So ayan, tapin muna natin to. Timbangin natin ang bottom bracket. Ah, yung BB. Buti pa yung crankset, may BB. Yung nanonood, walang BB. Medyo labis. So timbangin natin ang ating BB. Ang BB natin ay 110 grams. Ayan, oh, weighing 110 grams. Ang ating BB ni nagawa ng weapon. Ayan, at dito naman tayo sa left crank arm. Ayan, tingnan natin ang ating timbang in the red corner. Weighing 250 grams. Ang left na to, yung left corner. Ayan, ito, left na to. At dito tayo naman sa right corner. In the right corner. Weighing, ayan, ayaw, nag-cancel na. Hindi na ata, hindi na kaya ng ating timbangan. So, kuha tayo ng isa pang timbangan. Ah, meron ako ditong isang timbangan na smiley. At meron na yung isa pang timbangan dito. So, dalawang timbangan yan. Gamitin natin tong cute eh, oh. Yan. So, ang ganda, may cute, may ano, may hook. So, hook lang natin. At malalaman na natin ang timbangan. Ayan, oh, in the right corner, weighing 560 grams. So, 560 itong may chain ring. 560 plus 250 plus 110. Ayan, naglo-loading yung utak ko. Wait lang guys, sa add ko lang. Ayan guys, ayaw gumana ng utak ko. Hindi ko masuma yung timbang. Ah guys, tumitimbang nga pala ito. Tingin muna tayo sa kodi ko natin. 110, ayan, 110, 250, saka 560. Tumitimbang lahat ng 920 grams. So may kodi ko tayo dito guys. So, ayan, 920 grams. Ayan. Again guys, magdadagdag pa pala ako ng info dito sa crankset. Saan ba yung medida natin? Ayan, manunukat tayo. Ayan, para tayo mananahi. So ating yung bottom bracket, marami kasi nagtatanong. Sukat ng bottom bracket. So guys, ito 95mm. Ito yung mismong nasa pagkalabas na pagkalabas ng box. Wala pa akong ginagawa guys. 95mm. Ayan, 95. Check natin, gamit tayo ng metro. Ang hirap gumamit ng medida eh. Yan. 96mm. So almost same ng itong medida ko sa ito. 96 dito, 95 dito. Yun. So yan. Palagay ko guys na naibigay ko na yung mga information na pwedeng malaman. Or dapat malaman natin dito sa ating crankset na syempre gawa yan ng weapon. Storm 200. And guys, so hanggang dito na lang. Huwag kalimutan, pindutin ng like. At mag-comment na rin kayo. Ah, by the way guys, bago ako magpaalam, nakalimutan ko. Ayan. Tumatanggap nga pala sila dito ng shipping ng mga item ko. So kung gusto mo tong, kung gusto mong i-purchase to, pwede nyo itong ipaship. Magpapabook lang kayo sa mga kung ano mang pwedeng ipambook. Lala mo, ano pa ba, tok-tok, yan, ano pa ba. Basta, kung ano yung bahala kayo, kung anong gusto nyong carrier, papabook nyo. Then, ang payment, through GCash or bank transfer. Ilalagay ko sa description guys yung kanilang Facebook link at contact number just in case talagang gusto nyo mag purchase nito. Ayan. So, huwag kalimutan pindutin ang like at mag-comment na rin kayo sa mga especially sa mga nakabili at nakagamit na ng ganitong crankset. Ano yung masasabi ninyo? Pero ako guys, napakasulit ng 1,900 pesos. Mag-upgrade ka na, naka-halotech ka na. Ayan. So, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button guys. Road to 5,000 na tayo. Ayan. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta dyan. Sa mga magsasubscribe pa lang guys, maraming salamat in advance. Road 5,000 tayo. Ganito na lang guys, maraming salamat. Bye bye.